Kenapa? What's up, mga tahasin? Hey, kamusta? Kamusta? So, papunta ako ng LTO. Hinatid ko muna si Mrs. Pupunta ako ng LTO. Magpaparehistro ako. Kasi yung ating rehistro malapit na mapaso. So, wala pa akong plaka. Nag-base ako sa ano, date ng OCR ko. Kasi ang gamit ko lang na ano ngayon is yung MB file. So ang sinunod natin eh yung ano, yung date ko sa OCR, which is November. So kapag may plaka kasi, ang susundin mo is yung ano, yung end number ng plaka mo. Pag wala kang plaka, hindi ka magbe-base sa MB file. Ang magbe-base ka dun sa date ng OCR mo, kung kailan siya na-rehistro. So yun sa akin, November. Eh, November lang ngayon, kaya nagpaparehistro na rin ako. So, titignan natin kung... Tatanungin ko rin kung ano yung mga bawal. So, naglagay din ako ng box kasi sabi nila, pinaparehistro din daw yung box eh. Pati itong, ano natin, tingnan natin kung bawal talaga. Kasi may mga nagsasabi na bawal daw itong ano, front side mirror eh. So matitesting natin ngayon kung bawal ba talaga siya. So dito ako magpaparehistro sa ano, open canal. Inagahan ko kasi maraming magpaparehistro. Hindi ako appointment. Ano ako, walk-in lang ako. Nag-walk-in lang ako. Tingnan din natin kung pwede. Pwede walk-in. LTO Emus. Papasok ba kaya? Sir, paparehistro ho. Kulay blue, diretso lang po. Salamat, sir. Kulay blue. Saan pwede mag-park? Sarado ba? Pila. Baka magpa-park muna. Tanong tayo dito sa guard. Walang tao, walang pila. So baka maaga ako matapos. Sir? Tanong lang po, saan po nagpaparehistro ng motor? Rehistro po. Motor. Ba po? Kompleto na? Bed na? Kompleto na ba? Nabenta na? Kompleto na ba? Hindi o, ngayon pa lang ako magpaparehistro. Gano'n, punta ko na emission. Ah, emission po muna. Suplado ni sir ah. Suplado ni sir. So, emission daw muna tayo. Ayun, doon. Emission. Ngayon lang uli kasi magpaparehistro ng motor. Yo, sir. Salamat po. Kaya tinatanong kita kung kompleto lang para... Hindi ko rin kasi alam.
Ngayon lang uli ako paparehistro. Diyan ka lang po. Ah, sige sir, salamat. Apo. Hindi ko rin kasi alam. Ngayon lang uli ako paparehistro. So, emission daw muna. Sir? Paparehistro ho. Diyan po. So, first step emission. RCR, sir, sige. Sir, wala akong plaka eh. Saan ako nag-base? Date ng ORCR? Tama po ba? Wala pa kasing plaka. Inan natin kung tama ang ating akala. So yung motor natin is pure stock. Wala tayong ginalawang muffler, hindi natin pinalitan. So malinis yan, pure stock yan. So walang tao, baka maagad tayo makawi. Yes. So tatanungin lang natin to, tsaka ito, kung pinaparehistro pa. Apo, so payment muna tayo. So, ang binayaran ko sa insurance is 505. Yung insurance pa lang yun. Ano natin? Bike tayo sa insurance. Fill up ko to. Waiting. Saan na po next na ito, ma'am? Ano pa lang? Emission? So, okay na yung ano natin, yung tag dito, insurance. So, balik ako sa emission. So, ang laki pala ng LTO EMUS, oh. So, ngayon lang ako nagparehistro dito. Ngayon lang ulit ako nakapagparehistro ng motor. Ayan, oh. Nyo, ang laki. Ang laki. So, sa mga taga Cavite dyan, pag magpaparehistro kayo dito, maganda. LTO EMUS. Agahan nyo lang, wala masyadong tao. Ayan. Pangalawa lang ako. Tsaka hindi pala siya by appointment. Pwede pala walk-in. Kala ko appointment eh. So ako walk-in lang ako. Tapos wala pa masyadong tao. Ayan. Diba? Ang aga ko eh, inagahan ko rin. Tawag ko lang mamaya ah, kung maraming tao mamaya. Pero baka ganito lagi, pag-rehistro lang. Pero kahit pila ng lisensya wala, ayun oh, tatlo lang sila dun oh. Sa mga kukuha ng lisensya. So, siguro dapat agahan nyo lang din. Okay, inagahan ko eh.
Ito bang mga ganito, sir, nire-registro pa? Hindi na? Wala na? Okay lang kahit ano. Mga pan-deliver? Mga pan-deliver? Eh, yung side mirror, mga ganito, okay lang din. Islam pala. Kasi yung iba sinasabi, bawal daw yung nandito yung side mirror. Kasi aftermarket na. Hindi naman, no? Basta may side mirror, yung iba wala, no? Taps lang yung side mirror, hindi naman nila nagagamit din eh. Ito gamit naman to. Diba, may kita naman yun. Kala ko nire-register to. Yung mga malalaki lang pala. Depende sa liters. Ano, basta may merong side mirror. Side mirror. Okay. Yung sa Tambucho, yun yung nire-register. Hindi rin. Hindi. Hindi doon naman kaka-problema. Oh, sa Tambucho, no? Yung mga aftermarket, no? Kaya nakikpalit eh. Ano, naka-powerpipe ka ba, sir? Hindi. Dati, eh, balita eh. Inuuli doon ng LTO eh. Kaya tinanggal ko. Kasi kahit pasok sa decibel daw, basta ano, aftermarket. Yan na pag power pipe. Okay. Payment na ako. Marvin Putner, 450 po. Sir, pasagutan naman po ito, feedback form lang po. Ito po yung change nyo, ibibigay nila po sa inyo dun sa baba. Salamat po. So bali, 415 binayaran ko dun. Hindi ko alam kung meron pang kasunod. Ah, emission. Emission yung 450. So baka may kasunod pa. So doon na tayo guys sa inspector. Yeah. Inspector na, inspector. May inspector pa pala. Pagtapos ng emission, okay na. Inspector, sa may tent. Sa yung tent? Ayun. Ang kakausapin dito. Teka, dito makikita sa CR. Sige, check na natin. Headlight. Signal pa pila. Pagpilaan dito. Headlight pa rin, no? Ito, kusina. I-off mo muna, bago tingnan mo na ako. Pilapan mo yung ano ha? Yeah! May check po. Salamat po. So okay na, napilap ako na lahat. Ewan, saan ko dadalhin to? Tanong ko muna din sa inspector. Okay, tapos na ho. Saan mo ba dadalhin to? Na-inspect ka na kanina? Oo. Saan po? Sunod. Dito na inspection ha? Dito na inspection? Oo, oh, dyan. Dito na papasok? Sa kapila ako. Sa door of Sa door of Thank you.
Letter A. Letter A po. Okay po. Salamat, sir. Walang tao. So, okay na ako, Inspector. Window A na ako. Siguro dito. Wala ko anong meron dito eh. Binigyan ako ng number. Hintayin ko lang daw ako ito agad sa machine. Mr. Makapagal, Marvin, tama po. Thank you for 5 days. Ah, may plate number na po ako. Temporary lang. Pansinin mo, puro niyong meri. So temporary. O sir, hindi, para lang alam niyo rin. Hindi kayo ma-penalty. Kada October, first week, kayo mo. Kasi may ibig sabihin yung middle digit. Yung last digit, yun yung buwan kung kailan kayo naka-schedule magpapit. Bali, hindi na po mag-base sa date ng OCR. Dito na po. Dito na po. Kasi okay. Ito po yung assigned temporary. Okay. Hindi okay po ito yung permanent. Siya. Pag may oras kayo at napapadaan kayo magdito, pumasok kayo, tapos magtanong kayo, pa-check naman mo, meron na po bang slaka? Baka meron lang naka-ano sa computer, pwede sabihin na meron lang naka-assign, okay, permanent. Okay, sige, sir, pwede na umuwi. Sir, bago ka umuwi, xerox mo na dun. Okay. O dahil di ba wala ng sticker, di lagi pag may checkpoint ang hahanapin ni ORCR. Sige, thank you po. Thank you rin po. Yeah. So tapos na ako. Ang binayaran ko sa registration is 532. So kulang 15 din yung inaabot ng ano ko. Magre-renew ng ano. Oh, ay nang pag-registration ng motor ko. So uwi na muna ako. So dito ako nagparehistro sa LTO Imus. So sa mga, lalo na sa mga taga Cavite dyan, maganda dito na kayo parehistro. Mabilis lang. So inabot lang ako ng guro, mga 1.5 hour. Pero maaga din ako pumunta, ewan ko lang pag nagpatanghali kayo. So unang ginawa ko is pumunta ako sa emission. Emission muna. Sana to ha, pag magpaparehistro kayo ng ano, ay pagpaparehistro kayo ng motor ha. So unang ginawa ko, emission sa emission center. So ang binayaran ko doon is 450 pesos sa emission. Yung emission depende yun sa yung bayad, depende yun sa ano. Kapag sa motor 450 lang, sa mga kotse ata mas mataas. Tapos after ng emission, insurance. So habang nasa emission yung motor ko, pinapunta na ako ng insurance. So nagbayad ako sa insurance. So ang binayaran ko sa insurance is 500. 5 kasama yung Xerox. Kasi kailangan yung Xerox ng ano mo eh, ng latest ORCR mo eh. After ko doon, sa inspection naman. Punta ako sa inspection. So may pipila pang ka lang doon, check ano, yung papel na ibibigay sa galing emission, may pipila pang ka doon. So check ano ng inspector. After nyo may inspect yung motor mo, ang iti-check dyan mga busina, ilaw, signal light, yun mga wiring mo kung gumagana. After nun, yun diretso na ako sa loob sa payment na. So yung payment ng registration, ang binayad ko is ano ba yun? 533. So sumatotal, inabot yung registration ko ng ano, kulang 15.
Kulang 1.5 yung inaabot. Tapos yun nga, di ba, wala akong plaka. So, ang sinunod ko sa pag-register is yung date dun sa OR ko, which is November. Tapos ngayon, nilagyan nila ako ng temporary plate. Ang ending is, ano, ang huling tatlong number nung ano ko, yung nilagay na temporary plate is 110. So, ang sabi sa akin nung sa cashier na nagbayad ako, pag magpapareregister uli ako next year, 2022, first week ng October, yung pinaka-validation ng ano ko, 2022, pinaka-validation ng registro ko. So, dun na uli ako magre-renew ng registro. So, ayun lang. Shoutout sa LTO Imo sa napakagandang servisyo. Ang luwag. Tapos, pwede rin kayong kumuha doon ng lisensya. Hindi na kailangan ng appointment. Student, kukunti lang kumukuha. Ewan ko lang kapag ano, pag hinapon kayo. Pero maganda, pag kukuha kayo, agaan nyo. Walang kapila-pila sa umaga. Tapos, ang bilis lang. Ako, dumating ako. Alas 7. So, natapos ako mga ito, alas 9. So, mga 2 oras pala, inabot ako ng mga 2 hours. So, pwede na, di ba? Not bad. So, yun lang, mga hassle. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin dyan. At bigira na tayo mag-upload. So, next time na lang.